Ilang linggo na raw tinitiis ng mga residente ng Vitas, Tondo, Maynila ang masangsang na amoy mula sa bakanteng loteng ginawang libingan na mga na-impound na aso. Sakuhang ito ng residenteng si Crisia Marie Villasenda na viral ngayon online. Makikita ang truck ng City Pound Manila. Laman ito ang ilang asong patay na, isa-isang itinapon at inilibing ang mga aso. Hindi malinaw kung sino ang may-ari ng bakanteng lote, pero dati raw itong slaughterhouse at malinaw na hindi dump site. Inireklamo na ito ng ilang residente sa barangay. Masakit po sa tiyan yung amoy. Sana hindi na lang sa ganitong lugar nililibing kasi marami pong naapekto. Ang ibang residente nakita raw na hindi lang mga patay na aso ang inililibing dito. Mga aso, tapos yung iba nakabalot, may yung iba hindi. Tapos may buhay pa na nililibing. Ay, kailangan po aksyonan po nila yan eh. Kasi sobra talagang baho. Ayon sa barangay na nakakasakop sa lugar, sumulat na sila sa Veterinary Inspection Board ng Lungsod at sa Manila City Hall para aksyonan ang hinaing na mga residente. Pinuntahan ng GMA News ang Veterinary Inspection Board. Ang opisina nito, di kalayuan sa inireklamong pinagtatapunan ng mga aso. Pero wala raw ang kanilang officer in charge na makakasagot sa reklamo. Sinusubukan pa rin naming makuha ang sagot ng Manila City Health and Sanitation Office. Ayon naman sa Philippine Animal Welfare Society o POS, alam nilang maraming nagpahayag ng negatibong reaksyon sa nag-viral na video. Patunay raw ito na nagulat ang mga tao sa dami ng asong isinasailalim sa euthanasia o mercy killing dahil walang nakiklaim sa mga ito. Kailangan daw itong malaman ng publiko para mabigyang halaga ang pagkakapon sa mga aso't pusa at mapigilan ang pagdami ng mga asong gala. JP Soriano, GMA News.